traveling from countries with localized COVID-19 transmission, except for Filipino citizens, including their foreign spouse and children, if any, holders of permanent resident visa. Remember, resident, Filipino walang problema. Holders of permanent resident visa and holders of diplomatic visas issued by the Philippine government. Yung travel dito ang gustong pumunta, hindi tatanggapin, lalo na kung yung bayan nila has ordered a restriction sa travel. Mismo yung bayan nila hindi pumayag na mag-travel sila tapos pupunta sila dito, hindi rin natin sila tanggapin. But ang Filipino, pati yung pamilya niya, because they are Filipinos and this is their country, they are very much welcome to come back, lalo na sa panahong ito, if they want a more secure, comfortable place. Now, with regards to itong mga diplomat, hindi naman kailangan papasokin yan sila. Total, kung sabihin lang rin sa kanila, huwag kayong lumabas dyan sa embassy ninyo. Huwag kayong magpasyal-pasyal, dyan lang kayo. Kasi baka kayo pa magdala ng sakit ng ulo sa aking bayan. I don't mind Filipinos giving me a headache, but I certainly do not want anybody other than Filipinos to be giving me headaches. So yan ang ano, yun ho ang maibigay ko sa inyo na payo. You might sometimes it's a convoluted thing to listen, pabalik-balik. Ang simple lang yan, the purpose to protect and defend you from what? From COVID-19. Then what is the purpose of government? The purpose of government is see to it that things are in order. To do that, if things deteriorate, I said, the military and the police will maintain order. Kaya nga tawag niyan, peace and order. There has to be a peace, and that peace, nakalagay na orderly. There must be order in the country, and that is all. The purpose is to, I said, guard your well. Sumunod lang kayo, lahat ng bayan ng buong mundo na una pa sa atin, tayo tinitignan lang kasi mabilis sa kanila. In Italy, it's 1,000 a day sila ang pasa ng contagion. Dito sa atin, medyo maliit pa. Pero numbers